Ito dito, kayo na yung masusunod ng size kung ano yung gusto nyo. Okay, then cut natin siya. Siguro mga 1 to 2 inches. So, nakikita niyo yung shortening, diba? Okay. Gagamit ako ng cutter and shaper ng ating munggo. Kopya. Cutter. Ayan. Okay. Gamit tayo ng cutter. Then, thread lang natin ulit. Tapos, kuha tayo ng at least 1/2 tablespoon mungot fillings. Kasi ito yung kasya dun sa molder ko. Pero kung may mas malaki kayo na molder, much better. Yan. Ano kasi yung fashion dyan. Okay. Wait. So yung dough, pwede kong pagsamasamahin lang siya. Just konting flour. Kasi, maano yung ating short, yung second dough. Okay. Then, spread that. Thank you.
Okay. Our pocket. Yeah. Then. So 1 tablespoon of. Guys, alam niyo ang hopya. Ganyan lang, tiyagaan lang po talaga. Tapos ako mas gusto ko yung medyo yan, yung medyo maninipis na dough. Para hindi naman siya lasang-lasa na puro bread, diba? Charan! Natrabaho lang talaga siya. Okay, so here's our yan. Hopya munggo. Okay. And gagawa din tayo ng hopya ube. So sa hopya ube, gumawa lang ito actually meron lang akong yung ginagamit ko din sa lahat ng ube na flavor ko. So this is the ube jam. Yan, masarap po yan. If you have your own ano din, ang ube jam, feel free to use it. Dapat lang yung ganito din yung consistency ha. Huwag yung parang sa Good Shepherd, yung parang makrema. Yan, so kinakat na po nila yan. Then, yung ating ube hopya, pwede na po siyang isala after na ma-form. Salang na po siya for 30 minutes. So, 15 minutes. 15 minutes. Ay, wait. I-egg wash pa pala natin siya. No? Nakuha naman ako. And this is our asan na yung circle? Ayun po. Okay. Dito, para ma-emphasize, circle naman yung gagamitin natin. Okay. Ayan. Okay. Then, egg wash muna natin siya. So, for the egg wash, it's ebap or water. Ayan. One part egg, one part water. So, 50 grams of egg. And then, 50 grams of water or evaporated milk. Tapos, yung ibang ginagawa, naglalagay sila ng food color. Pwede rin naman yun. Kulay orange. Then, pwede na po itong salang diretso. Okay. Then, for our ube. Thank you.
lagyan na natin siya kung sa molder. Tapos, doon na natin siya isa-shoe. Yeah, very simple. Okay. Charan! Gamit ako ng ibang ibang molder or ibang shaper. Since this is my homemade copia, I can choose whatever shape I want. Okay, and this is my another shaper. Okay, charan! Yan, ganda diba? Yan, ito naman yung ating kopya na ube. So, egg wash lang din natin bago natin i-bake. Okay, for the ingredients of our copia baboy fillings, what we have is 500 grams of all-purpose flour, 50 grams of onion, red onion, 350 grams of dark brown sugar, 50 grams of water, 100 grams of margarine, and 100 grams of pork fat or oil. Pero since hopya baboy siya, dapat pork fat talaga. So this is oil na lang yung gagamitin namin since wala po akong nabilhan ng pork fat. So in our pan, heat natin yung ating pork fat or oil. Then, add natin yung ating onion. Actually, kaya siya tinawag na hopya baboy. It's because of the pork fat. Yan. So, hintayin lang siya na mag golden brown or kahit yung medyo yung ano na siya, nagba-brown-brown na. Not necessarily golden brown. Okay. Then, hinaan natin yung apoy or yung ating heat. And, lagay na natin the rest of the ingredients.
i-transfer natin sa isang mixing bowl. And then, using our pastry blender para mag-incorporate sila ng puti. Once incorporated, form na natin siya into a bowl. Then, cling wrap uli natin siya. And then, re-rest natin. 20 minutes din. Rest for 30 minutes. Okay, now, ito na yung gopya na baboy filling natin. Ayan. So, nag-set na siya after 30 minutes. Now, ito yung dough. Ayan. Kinat na namin into 40 grams. Flour.
lagyan nyo na siya ng healing. Pwede nyo timbangin, pwede namang hindi. So, ang type nito, parang nagiging cookie dough yung ating peeling. So, pagka ano, timbangin nyo rin siya. Para alam niyo yung cost. So, this is 30 grams. 40 grams yung dough. 30 grams yung kalamansi, yung ating peeling. Flat it again. Okay. And then, tapo. So, isi-shape mo na lang siya. Then, press niyo yung center. Okay. Okay lang na medyo nakaangat yung gilid. Okay. Ping. Now, if you find your, or if you find it too sticky, yan, katulad yan, kasi gawa yan ng ating second dough, dust lang kayo ng flour. Yan, para hindi siya mawala. Kasi, yun din yung nagpapa-sticky sa ating, nagpapa-flaky actually. Sa ating kopya. Okay.
i-wash uli natin. Before natin i-bake at 400 Fahrenheit for 30 minutes or until na mag-brown siya. Okay, let's bake. And here's our hopya munggo and hopya ube. Ilagay na natin siya sa ating lagayan. Oh, guys, kita nyo, oh, yan, oh, flaky po siya. Like, kita nyo ba yan? Ayan, oh, flaky, di ba? Oh, cutie! Ayan. So, perfectin lang po nyo yung, ano, shape niya. Kasi hindi po ako masyadong magaling yung shape. Here's our ube. Okay, here's our hopya. Thank you so much everyone for watching. Don't forget to subscribe. Bye! Guys, here's our hopya baboy. Okay, let's cut. Para makita ko, see? Flaky. Wow. Mm. Sobrang bango. Okay. And here's our hopya baboy. Thank you guys for watching. I hope nag-enjoy po kayo. Please don't forget to subscribe and share na rin po ng ating video. Bye!